Hi, Nars. Magandang araw, magandang gabi sa ating lahat. Sa mga kapwa ko ka, Nars, dyan. Isang napagandang araw, magandang gabi sa ang sulok man ng mundo. Hindi ako may mabukas sa pinto. Naputuloy-tuloy yung intro ko. So yun, ulitin ang intro. Hello mga kapwa ko ka, Nars, dyan. Sa mga sulok ng mundo, isang napagandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Nars Jo, ang nag-iisang nurse dito sa Malaysia. So, nurse sa bahay, nurse sa sala, nurse sa kwarto. So, ngayon at dahil gabi na dito, kaya nurse sa higaan tayo magdadaldal. So, for today's video, ay magdadaldal tayo kasi hindi nga ako makatulog. Hindi ako inaantok, iwan ko kung bakit. Siguro umaatake na naman ang insomnia ko, di ba? Walang sana yung insomnia na yun, pero yung sayaw na yun kasi sasayawan ko na lang sana. So, hindi nga nurse, sinatake talaga ako ng insomnia. So, may mga ganito talaga ako, kaya lalo pa pag na-excited na ako umuwi talaga. Parang hindi na makakatulog. Hindi ko maintindihan kung excited o na-homesick na pala ako or na-stress na pala. Basta, may mga time talaga na hindi ako makakatulog talaga ng sa gabi. Minsan nakatulog ako ng madaling araw. So, time check tayo. So, yan, speaking sa oras, ngayon 12 na ng gabi dito sa Malaysia. Kita nyo, 12 na. Alas 12, magka-alas 12:20 na, gising pa rin ako. Dahil nga, inatake ako ng insomnia. So, ayan na nga. For this video na nga tayo. Pag-uusapan natin ang mga karanasan ko sa aking pag-abroad. Karanasan ko bilang isang OFW. So, since pa-uwi na din naman ako at siguro naman ay medyo okay na rin para i-share ko rin ang mga karanasan ko sa aking pag-abroad. Diba? Kasi ano din naman ako, 6 years na akong OFW. Bali, 3 beses na ako nakapag-ibang bansa. Dito lang ako tumagal. So, bakit nga ba? Dahil nga sa mga experience ko at sa mga nagiging amo ko. So, pag-uusapan natin. Kwentuhan lang. So, kung natutulog man kayo dyan, kung ano man ang ginagawa nyo, kung ano man ginagawa, pwede nyo iwan ng sapon yun. Makinig lang kayo kay Nars. At makinig lang kayo sa akin. Kasi ako naman ang makistrugo ako sa kung ano pinagagawa sa buhay nyo, diba? Ay, sa akin lang naman na makasakaling gusto nyo marinig. So, ayan. Pwede akong magyayaw-yaw, diba? Magyayaw-yaw daw. Sabi nga ng mga saris-taris to, magyayaw-yaw daw. Experience ko naman na ito, mga ka-nurse. May na-share na rin ako sa iba, sa mga kamag-anak ko, mga close friends, ganun. Na-share ko na din sa kanila, sa asawa ko. Na-share ko na din yung experience ko na to. At isa ito sa dahilan kung bakit ayaw ng asawa ko na mag-iibang bansa sana. So, sa mga hindi nakikinig, makinig muna kayo. So, back to topic tayo. So, about sa mga experience ko sa pagiging isang OFW, medyo malalim-lalim na rin. Para sa akin, medyo pa lang yan. Yung lalim na yan na tinataha ko, medyo pa lang yan. Pero pag narinig nyo yung kwento ko, kayo nang balang musga, kung okay lang ba, kung tama lang, ganun. Kaya kumbaga kayo na magre-rate. So, medyo ganito yun. Una kasing abroad ko ay nasa ano ko noon, nasa Syria. Kung may nakalala dyan sa inyo, yung kapanahonan ng gera. So, isa ako doon sa Gibala, sa Kanyon. O, diba? First time kong mag-abroad, tapos doon pa napunta talaga sa Syria. So, marami kami noon. Tapos, syempre, first time mong mag-abroad, parang wala ka pa talagang alam. Or parang ang-anga ka pala. Parang ganun. Tapos, at bata pa rin ako noon. Kala niyo ba, bata pa ako noon. Syempre, ano. Pero may anak na ako, diba? Batang ina na ako ng mga panahon na yun. Siguro mga 2013-14. First time dun na mag-abroad. Diba? Tapos 2013, yung edad ko noon ay mga 22. 22 pa ako. Kasi, 22 pa ako noon. Kasi 21 ako nag-anak. Diba? Tapos, yun, may mga dahilan kaya ako nagprosige mag-abroad. So, yung mga dahilan na yun, itatopic ko naman sa mga next vlog natin. So, ito muna yung about sa karanasan ko sa pag-abroad. So, yung dahilan kung bakit ko pinuprosige mag-abroad, medyo malalim din yun, pero next vlog na yun. So, ito muna. Gusto ko nag-abroad ako noon sa Syria. Tapos, yun na nga. Marami kami noon. Hirap talaga. Tapos, nung nasa probinsya pa lang, yung paalis pa lang kami, talagang pahirapan na sa mga diba, uso naman dati talaga wala akong pocket money, tapos puti na lang yung agent namin ay ano talaga siya, yung baga inaalalayan talaga kami, libre naman lahat noon, pero iba talaga pag may, yun nga sinasabi ko nga, iba talaga pag may pocket money ka. Tapos yun, wala talaga akong pocket money dahil nga ay ayaw ng family ko noon na alis ako, ay may dahilan din. So next vlog na lang yun. Basta nung umalis ako, wala akong pocket money talaga. Tapos yung natandaan ko talaga na yung pera kong dala noon, natandaan ko talaga ay yung bigay lang tsahin ko na 12 pesos. Sabi niya sa akin, baunin ko daw para pambili ng ice water, cold water. Kasi uso pa yun noon, yung bibili ka ng cold water, yung sa supot-supot lang. Pero sa pagkakalam ko, sa probinsya lang yun, di ba? Wala yun sa Manila. Pero
mas ano na din, masaya na din ako na rin. Kahit pa paano, naisip ako ng tsahin ko na binigyan ako ng 12 pesos lang talaga. Pero hindi ko talaga makakalimutan. Diba yung may mga maliit na bagay na parang galing talaga sa puso yung bigat, tsaka yung galing din sa puso yung pagtanggap mo, talaga hindi mo talaga siya malilimutan. Yun talaga yung pinakanaalala ko hanggang sa dumating ako ng Maynila. So doon na nga, pagdating pa doon sa accommodation, alam nyo ba, ang hirap-hirap doon dahil, ay nako, siguro, ganun naman talaga, no, pag nasa mga agency tayo, ano talaga yung mga sardinas, yung mga quick chow, yung mga noodles, no, siyempre, tiyagaan hanggat makaalis kayo. So ako naman kasi, mga kanars, ako yung tipong taong hindi masyadong minamalas pagdating sa pag-apply na mga ganyan, kasi observe ko lang sa tatlong pangingibansa ko, madali talaga akong makaalis. So yun na nga, yung first sa Syria, mabilis ko rin nakaalis noon. Tapos nung nandun ako sa Syria, Diyos ko, gulat na gulat ako. Napakalayo, oh my God. Hindi ko talaga akalain na manginginit yung buwit ko dun sa kakaupo ng airplane dahil ang layo talaga. Tapos pagdating namin dun, nagulat kami kasi akala, syempre, expected natin pag nag-abroad tayo, ano, diba, yung maganda yung lugar. Tapos nagkamali pala kami, nagtaka kami dun, bakit sumakay na kami ng bus. Nung dumating na kami, ha, sa Syria lang talaga, na may nadadaanan kaming mga, parang mga kamaisan, ano ba yan? Kamaisan kung sa Bisaya, parang may mga kamaisan. Tapos yung bundok nila, walang puno, yung parang kalbo, yun pala, yung desierto na pala yun. So yun na nga, nagkaroon ako doon ng amo ko. Tapos bago pa ako na nag-amo ko, doon ba kami dinarap sa agency namin. O diba, so yung agency namin, syempre, taray, daming higpit, no, daming bawal, o bawal dito, bawal doon. Tapos pagdating doon, taglamig pa noon, grabe ang lamig noon. Tapos gulat na gulat talaga kami, sobrang lamig talaga, nalibago kami. Tapos pagdating doon, kailangan pang maligo, iligo agad. O diba, ligo mo nun, giding-dinginig ka, kasi nga, akala mo yung tubig ay init dahil umuusok yung pala, umuusok sa lamig. So no choice ka, kasi nga mabait tayo, ang mga Pinay, alam mo, sumusunod sa mga rules and regulations. So wala kang magawa, maligo ka. Tapos sobrang ano na kami noon, yung takot na kabah-kabado, kasi nga sabi, bukas daw kukunin na daw kami ng mga employer namin. So yun na nga, may isa kong best friend ko talaga siya, yung batch ko talaga siya. Tapos malapit na talaga ang loob ko sa kanya, parang first time kami pares, iyakan talaga kami nung dumating pa lang kami ng gabi, iyakan na kami kasi bukas kanya-kanyang kuha na. Tapos parehas kami, may mga babies na iniwan noon. Yung sa akin noon, tumutulog pa yung gatas sa suso ko. Tapos kinabukasan, pagising namin, nagulat na kami dahil alam niyo ba kung bakit? Wala na yung isa kong friend. Kinuha na lang, hindi man lang namin alam, kasi kinuha pala kami, tulog pa yung mga kasama namin. Ganun pala yung style noon. Tapos yun na nga, nagkaroon ako, kinuha ko sa agency, tapos kinuha ko ng amo ko. Yun, nagkaroon ako ng amo. Tapos yung amo ko naman, noon sa Syria, mabait siya. Mabait yung amo ko naman kasi walang anak na babae, tsaka dalawa lang yung anak niya, ay isa lang kambal. Yun lang talaga. Mabait naman sila. Tapos ano nga, eh, mama at baba nga yung tawag sa akin noon. Tapos basta mabait sila, arabutin, pero parang hindi na sila stricto yung pagka-arabo. At saka, malalaki na din yung anak, mga binata na, kumbaga sa atin, parang matandang, mature na, kung siguro tutusin nga sa atin, parang matandang ano na, matandang binata, parang ganun. Basta wala pang mga asawa. Tapos yung mabuto ako dun ng mga 9 months, wala akong cellphone. Diyos ko, first time ko talaga dun sa bahay ng amo ko, wala akong cellphone, pero tiniis ko talaga dahil ayoko na ibalik sa agency dahil nakakatakot yung mga agency noon pag binabalik ka. Alam nyo ba, pag binabalik dun, binubugbog sa agency, kaya ayaw talaga namin na, mas gustumin na lang namin na mag ano dun sa trabaho, mahigpit, walang cellphone, basta takot kaming ibalik sa agency. Kaya yun, dun sa amo ko naman, okay naman, mabait naman siya. Yun nga lang, bawal na bawal talaga ang cellphone. Hindi ko talaga alam kung bakit nung sinaunang panahon nung nag-abroad ay bawal ang cellphone, or ganun ba talaga sa mga first time. Basta bawal talaga. So yun na nga, ngayon nag-struggle na kami sa mga salita. Doon naman sa salita, Diyos ko, yung alam nyo ba, yung amo ko, na high blood talaga yun sa akin, kasi manay English ako, tapos hindi naman sila makaintindi ng English. English, iti Arabic talaga. Tapos hindi makaintindi rin ng English kahit stop, go, yes or no. Ay naku, nagagali talaga. Talagang sinabihan ako ng amo ko na, kalas, Inglesi, yung kung sa ano pa, Tagalog pa, wala ka na sa Pinas, dito ka na sa Arab country, huwag ka na magsalita ng English. Ay, hindi ko naman alam talaga kung paano mag-Arabic, hindi no-choice ako, alam nga naman ang ako, di pag nasasalita, English pa rin, kahit anong gawin nila, kahit atakihin na sila halos, nakita ko yung mukha ng amo ko,
pinmamimingmik na dahil na high blood na sa kakayes urno ko. O, di ba? Mga gawa ko, hindi rin marunong mag-Arabic. So, yun na nga. Okay naman sila. Mabait naman sila. Pus, yun na nga. Umabot din nun ng 9 months. So, sa Syria, 9 months. Tapos, isa dun yun, pangalawang ayaw ko dun. Dahil, hindi naman sa ayaw. Pangalawang pinakiramdaman ko na parang, yung sahod ko. Wala akong natatanggap na sahod buwan-buwan. Hindi sila yung kusang tulad dito sa ama ko ngayon na every month binibigay talaga ang sahod. Doon talaga nung nasa Syria ako, hindi talaga ako nahawak ng pera. Hindi ko rin alam kung kailan ako sasahod. Siyempre, alam mo na, first time talaga aanga-anga. Hindi ko talaga yung pagkaila. Talagang aanga-anga ako nung first time ko mag-abroad. Hindi ko nga alam kung yung sahod. Tapos pag walang cellphone, tapos yung sahod hindi mo nahahawakan, diba? Tapos wala ka naman, mas lalo ka naman walang day off, o diba? So, asan ka pa? Pero tiis pa lang tiis. Tapos, syempre, first time, ganun, todo sipag, todo trabaho. Lahat ng kasipagan talang ipakita mo talaga. Lahat ng kasipagan. Kasi, syempre, pa-impresa mo. So, ganun tayo mga Pinoy, diba? Or, ayaw din naman talaga natin na makalap yung paligid. Tsaka, masipag talaga tayo, diba? Kaya, yun. Tinis ko talaga hanggang 9 months. Tapos, hanggang sa, may na-observe ako na, parang nagbabago. May isa sa family member nila na may nagbabago sa kanila na yun din ang nakakapagbag ng aking kalooban. So, nauna naman yung si Baba, yung amo ko, lalaki. Mabait naman siya, matanda na rin. Yun naman, lagi nang papamasahe sa akin, lagi nang pamamasahe siya. Ay, naku, inis talaga ako. Alam niyo bang bakit? Tuwing pagkatapos na lang ng hapunan o kahit pananghalian, tinatawag ko niya, mama, gano'n niya, maba, gano'n yun. Pag nag-ganon-ganon na yun, alam mo na, pag nagsisinyas na yan ng ganon-ganon, alam mo na, mag-ano na yan, gusto niya nagpapamassage, tapos yung mga Syriano, mga kanars, huwag kayo. Mahilig silang nagbibrief yun, nagbibrief lang yung mga amo ko noon, walang Malaysia. Wala namang Malaysia sa kanya. Yung amo ko namang lalaki, hindi naman siya manyakis, mahilig lang siguro siya sa massage. Or, nakatikim siya ng massage kung nag-grabe kasi ako din medyo magaling din ako mag-massage. So, kita naman sa mga kamay ko, diba? Parang gustong-gusto niya ako mag-massage talaga sa kanya lagi. Kasi syempre, ako din naman pinakita ko yung galing ko, diba? Shout out dyan sa mga baguhan. Kung kayo ay may kakayahan, huwag niyo ibuhos lahat. Mahirap na, diba? Mahirap nang sa mga kalay. So, yun, wala na akong magawa talaga. Sus, alam niyo ba yung mga kamay ko nun? Parang mamumutok-mutok na talaga siya. Mamumutok-mutok na siya sa kakamasats ko. Tapos, nakakapangawit na. So, di ba, bago pa, parang ayaw mo magreklamo. So, ganun talaga ako nun. Tapos, yun naman, hanggang masats lang talaga. Walang Malaysia. Wala talaga. Babait talaga yung amo ko at babae at lalaki. Hanggang sa